Magandang araw muli sa lahat. Sa episode na ito ay papasyalan natin ang isang lugar na sarili mo lagi ang nasisisi. Hindi mo mali. Hindi rin niya mali. Eh, sino? Maliko! Hello guys! Welcome to Maliko! Sa mga mahilig sa malabagyong klima at road adventures, dayo na sa literal na malikong daan. Ito ang Maliko Viewpoint. At sa puntong ito, dito sa Welcome Arc ng San Nicolas, Pangasinan natin sisimulan ang videong ito. Mula dito ay kailangan lang nating bumiyahe ng mahigit 30 minuto para marating ang mga nagagandahang view sa mga bulubundukin dito. At bago nga tayo magpatuloy sa ating pupuntahan, ay dumaan muna tayo sa napakagandang plaza ng San Nicolas, Pangasinan. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. Pagkatapos nating dumaan dito sa napakagandang Children's Park ng San Nicolas, Pangasinan, ay tutuloy na tayo sa ating pupuntahan. So narating na rin natin itong bridge na ito at may nakasulat na Tumaliko. So tama itong dinaanan natin. So tuloy na natin. Let's go! Ang malabituka na daan patungo sa Maliko Viewpoint ay nakapagpapaalala sa nostalgic na biyahe gaya ng pagpunta sa Baguio City. Medyo malamig na ang kimoy ng hangin dito pa lang sa bungad. At mamaya ay malalaman natin kung gaano nga ba kaganda ang taas nito. So may naayos na kalsada dito dahil natabunan ng landslide. So mga motorista na papasok dito, tingnan nyo yung mga dinadaanan ninyo. Maging alerto lang tayo kasi baka biglang may gumagasang lupa o may bumagsak na malaking bato dito. Oh, meron tayong River of Babylon dito. By the rivers of Babylon. Ito na yung sikat na kurbahan dito sa Maliko. Parang hindi ganito noon yung taas na ito. Parang mas makapal yung mga puno dito. Tsaka saglit lang. Papark muna tayo tapos magpipicture tayo dito. Ang paglalakbay dito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga manlalakbay na makita ang kaakit-akit na tanawin ng San Nicolas pati na rin ang kalapit nitong Nueva Vizcaya sa di kalayuan. Ang Maliko na isang bulubunduking nayon sa silangang bayan ng Pangasinan ay isang bagong tourist destination sa bansa na matatagpuan sa bahagi ng Pangasinan, Nueva Vizcaya Road. Matatagpuan sa tuktok ng mga bundok ng Caraballo, mapupuntahan na ang Maliko sa pamamagitan ng land travel. Ayon sa pagsasaliksik na ginawa natin sa internet,
ang rehabilitasyon ng 22.3 kilometrong Pangasinan segment ng Pangasinan Nueva Vizcaya Road na kilala rin bilang Villa Verde Trail ay nagsimula noong 2015. Ang trail ay tumatawid sa Caraballo Mountains mula sa Barangay Santa Maria East sa Barangay Imugan sa bayan ng Santa Fe sa Nueva Vizcaya na isang alternatibo at mas maikling ruta mula Pangasinan hanggang Cagayan Valley at vice versa. Halos kumpleto na ang nasementong kalsada dito. Ang paggawa ng proyektong ito ay nagkakahalaga ng 880 milyon pesos, kasama na rin ang pagpapagawa ng tulay, drainage at slope protection. Sa pagdaan natin dito, kapansin-pansin ang mga nagbagsakang bato at lupa mula sa taas ng mga bundok. Iba yung pag-iingat lang habang naglalakbay dito. Dahil nga sa tag-ulan ngayon, maraming lupa ang naaanod at may mga landslides din sa ating daanan. So, welcome dito sa Masonic District Region 2, Nueva Vizcaya South. So, ito yung parang boundary siguro. Makasaysayan din ang lugar na ito dahil ang Villa Verde Trail ay siyang ginawang daanan ng mga Allied Forces na humahabol sa umuurong ng mga sundalong Hapon noong World War II. At noong 1980s, dahil sa nahirapan na sa pagpapanatili ng trail, isinara ito ng DPWH dahil sa hindi naman gaanong dinadaanan ng maraming sasakyan. Ang kondisyon nito ay lumala pagkatapos ng lindol noong 1990 dahil sa napakalaking pagguho ng kalsada at pagguho ng lupa na naging dahilan upang hindi na madaanan ng karamihan sa mga bahagi ng trail. Ang nayon at ang pangalan nito ay pinagsasaluhan ng mga bayan ng San Nicolas sa Pangasinan at mga bayan ng Santa Fe at Santa Cruz, Bagabag sa Nueva Vizcaya. Ang trail mismo ay ipinangalan sa isang paring Espanyol na si Juan Villaverde na kasama ng mga misyonerong Espanyol na tumawid sa gubat noong 1872 upang dalhin ang Kristyanismo sa Cagayan Valley. Kapag natapos na ang proyektong ito, ang Pangasinan Nueva Vizcaya Road ang magiging pangalawang kalsada na nag-uugnay sa Ilocos Region at Cagayan Valley sa tabi ng Maharlika Highway na nag-uugnay sa bayan ng Pagudpod, Ilocos Norte at sa Santa Praxedes sa bayan o sa lalawigan ng Cagayan. So kung makikita ninyo, ang mga bulubundukin dito ay napakaganda. Medyo blurred lang kung dito sa camera dahil sa makapal lang fog. Pero kung kayo ang makakakita dito in person, grabe, solid ang view. Ang Maliko na may populasyon na 354 noong 2015 ay may elevation na 1,675 meters above sea level. Mas mataas ito kaysa sa Baguio City na mayroon lamang 1,470 meters above sea level. Kabilang sa mga atraksyon sa Maliko ang mga viewpoint na may magagandang aerial view ng mga kalapit na bayan at lungsod sa Pangasinan. Tulad ng Kiang Didontog, Salaksak Pass, o ang Japanese Shrine kung saan itinayo ang isang monumento bilang parangal sa mga nasawing sundalong Pilipino, Hapones at Amerikano na namatay sa lugar noong World War II. May mga makasaysayan ding mga nature park at camping sites at ang nakakamanghang Hingi Falls. Sa puntong ito ay ating dalawin ang Mangili Tindaan Historical Nature Park dito sa Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Ang Mangili Tindaan Historical Nature Park ay isang ancestral land mula sa mga ninuno ng Mangili Tindaan. May entrance fee dito na 20 hanggang 30 piso at 150 pesos naman para sa mga gustong mag-day camping. Malapit sa entrance ay mapapansin dito ang World War II tank. Noong Enero 1945, dumating ang mga Amerikano sa bahagi ng Lingayen, Pangasinan para tumulong sa ilalim ni General MacArthur. Ang Sherman tank na ito ay tinawag na Medium M4 Composite Hull 75. Sa lugar na ito ay maaari ring mag-camping, mag-picnic o magpalamig. Napaliligiran ito ng mga pine trees kaya ramdam na ramdam ang napakalamig na simoy ng hangin na tila ba nasa bahagi rin tayo ng Baguio City.
Huwag kang mag-alala dahil mayroon din silang comfort rooms dito kung sakaling tinatawag ka na ng kalikasan. Walang time limit ang pag-stay dito, liban na lang kung sobrang dami ng mga tao dito. At ngayon ay ating dalawin ang mas mataas pa na bahagi nito at dito na natin makikita ang Maliko Viewpoint. Medyo makapal ang hamog ngayon kaya hindi natin nakuhanan ang background habang nagpapapicture tayo dito. Sa bahaging ito na rin namin tinapos ang aming biyahe at paglalakbay. May mga magaganda pang spots sa itaas ng kalsadang ito, pero ang iniisip namin ay baka umulan. Meron ding temperate crops ang lugar na ito, tulad ng mga strawberry farms at upland vegetables sa mas mataas na bahagi nito. Bukod sa mga atraksyon nito at pagkakaroon ng mga tribo ng katutubo na buhay pa ang tradisyon, ay talaga namang may kakaibang kwento ang Maliko. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt, babe. Stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into some. Hanggang sa mga susunod na episode ng ating paglalakbay sa mga lugar na malayo man, pagod ay hindi mararamdaman basta ang Diyos ang ating laging sandigan. Ito po ang inyong Sir Pogi ng LU na nagsasabi, earn, travel, and chill. Hanggang sa muli, paalam!